crispy. Wow! Sarap ng okay, oh. Dami flavors. Wow! Okay. It's the best okay na okay, pare. Okay na okay. Hello and welcome to Gom at Home. When I woke up this morning, medyo umuulan-ulan ng konti. So, nag-isip ko, ano bang masarap na lutuin natin today? Siyempre, ano pa bang masarap lutuin pag ganito mga panahon? Yung pagkinagat mo, crispy, mainit na shrimp okoy. Okay? So, sa market, madaling bumili na ano, ng toge. No? And then, I like to use ano, yung maliit na shrimps. Ganito lang, oh. Kaya maliit because yung pagluto ng okoy, mabilis lang ito eh. In less than 2 minutes, luto na siya. So, you want yung shrimps na luto na siya, tapos crispy pa yung skin, no, yung shell niya. Tapos, lagyan natin ng konting squash. And then, kuha tayo ng kutsilyo. Puti lang ito, squash na ito. Yan. Tigas, oh. Oh. Grabe itong mga squash, no? So, you have to be very careful. No, pagputol ng squash. Yan. Okay. Konti lang gagamitin natin. Beautiful colors, ha? Ganda. Uh-huh. And then, balatan natin siya. I'll tell you one story. So, pag-uwi ko ng Manila, kami na Lucy, we were cleaning our shelves ba? Kung saan yung mga books namin. Tapos pagkuha ko, sa ko, what is this? Ano bang book to? Ginanong ko. Tapos, pagbukas ko, oh my God, sabi ko, mga peeler. Ang tagal ko nang binili ito, hinahanap ko. Kala ko nawala or kala ko hindi na-deliver. Yung pala, ito nandun na sa, ano, nandun na sa bookshelf. So, dinala ko siya dito. Okay? Let's have this washed, please. Pakihugas lang ito. And then, habang hinuhugasan nila yung peeler, tayo naman, kukuha tayo ng itlog doon sa manok. Liga. Let's go. Hanap tayo ng itlog dito. Dito sa house namin, maraming mga nest-nest ng mga manok. Minsan, kahit sa bowl, nag-iitlog sila eh. Pero ito yung regular. Oh, liga. Oh, galit na. Okay ra. Kuala ko itlog, ha? Daghan sa itlog, oh. Oh, iba-ibang color, oh. Iba-ibang sizes. Paano kasi, dito, pag alis na, may iba namang magde-nest. Ito, like this one, oh. Tignan mo. Oh, like this one, oh. Oh, may iba namang itlog. Ito, pwede natin ilagay ito doon. Oh, binali ko na. Okay, bye-bye. Duto tayo, tara. So, ito na. Dalawang itlog. Meron pang may feathers pa. Put this on the side first, and then ipil lang natin yung squash. Okay. So, itong squash, peel natin yung ano niya, yung balat niya. Yan niya, medyo makapal yung ano eh. Medyo makapal ang balat ng squash eh. So, be careful ah. Be careful sa pag ano, pagpanit sa ano, sa squash. Panit is sa skin. Yun. You don't need so much. Konti lang. Just to add a little flavor and add color. No? Okay, good. Tapos, tatanggalin natin yung seeds niya. Yeah. Yun lang. Lambot naman ito eh. So, you can just cut it a little bit, then scrape off the seeds. Alright. Tapos, yung grater natin na nalagay sa bookshelves na ilang taon, finally, magagamit na rin natin. Tigas, oh. Tigas ng squash, no? Gusto niya, mga may kanto-kanto. Okay. Be careful, ah, kasi very sharp ang ano eh. Very sharp ang mga peeler, oh. Ano? Okay, that's all we need. Yun lang. Hindi natin kailangan masyadong marami.
butter. Kailangan natin ng flour. Equal amount of flour and cornstarch. Para mas crispy, pwede mong dagdagan ng cornstarch. Or sometimes yung iba, ginagamit na pure cornstarch. So equal amounts tayo. Or kahit damihan, mas marami pang cornstarch para sa akin, pwede. Okay. Tinumayin natin. Mas lamang yung cornstarch ko. Okay. Sagawa tayo ng butter natin. Yung kinuha natin itlog dun sa ano. Dun sa nananahimik na manok. Lagyan natin yan. That's it. Uy! Look at that! Double yolk. Oh. Oh. Kaya pala ang laki ng itlog niya. Eh, lalaki to. Double yolk eh. Okay, ah. Nice, no? So, yun. Surprise, surprise. Okay, I need some spices. Lagyan natin. Para masarap, lagyan natin ng garlic powder. Ayan. Dami-dami yung garlic powder para labas yung lasa niya. So, lagyan natin ng pepper. Okay, let's grind some pepper. There you go. Lagyan natin pepper. Ayan. Okay. Lots of salt, no problem. And then, some people, ginagawa lang ng color yung ano, yung okoy nila. And then they try to make it color orange. Parang color of ano, parang color ng squash. But ang ilalagay ko dito is paprika. Instead of anato. Instead of yung achuete. So, we'll put paprika. May color na yung gusto mo. Meron pang flavor ng pepper. But it's not spicy. But we'll give you the color that you want. Then, we'll get some water. Lagyan natin ng konting tubig. There. And then, adjust natin yung tubig mamaya. Depende sa consistency ng butter. So, inuna ko lang to. And then, once mag-mix in siya ng konti, yun. Konti pang tubig. There. So, you want your butter, and hindi siya masyado, ano, hindi naman kailangan na masyado malapot. Gusto mo medyo runny ng konti. And then, ihahalo natin yun, no? Ibi-blend din natin yung togi natin. Hey, dude! How are you? Hey, Sander? So, pag medyo thick pa yung butter mo, lagyan mo siya ng, ano? Lagyan mo siya ng water. There. Okay? Yan. Yun. Just in case lang. Just in case, para hindi kayo matakot, no? Hindi kayo matakot gumawa ng okoy or mag-mix ng mga butter niyo. Pag makita niyo na medyo watery siya, nangyari, medyo watery siya, gusto niyo siya i-taken up, huwag kayo matakot na magdagdag ng, no? Magdagdag ng cornstarch or ng flour. Okay lang yan. No? Yan. So, dagdagan mo lang siya ng konti. Para lang bumalik sa ano niya, dun sa desired mo na consistency. Tapos pagdagdag mo yan, kita mo, lalapot na siya ulit. Yun. Okay. Alam mo, ito, siguro if you let it rest for a few minutes, medyo magtitiken up pa nga yan eh. Okay. Dinagdagan ko pa ng konti. This time, dinagdagan ko ng konti yung flour. Gusto ko mas maano pa. Mas thick pa ng konti yung butter niya. Yan. So, in cooking, especially in cooking, hindi mo talaga, no? You don't have to be very strict sa measurements mo. Unlike baking. No? Ito. Yun, yung butter natin, eksakto na. Ganda na, oh. Good. So, tapos yung butter natin. Mag-heat natin yung wok natin. Maganda dito talaga, mainit na mainit yung wok natin. Tapos, pag mainit na siya, i-reduce mo yung temperature.
lalagyan nasa sa medium heat na para hindi naman siya masyadong masunog. Right? So, pag-assemble nito, just get a small plate and lalagyan natin siya ng toge, lalagyan natin siya ng konting squash. In fact, pwede niyo pang lalagyan ng onions, green onions, hanta. Upo tayo. Green onions, yun. Ayan, you can actually add this. No? Kasi what you want naman sa okoy, you want lots of flavors, no? You know, okay. Okay. So, mainit na yan natin. Mainit na yung wok natin. Hinaan natin siya. Then, lalagyan ko siya ng oil. Higyan natin ng Tonya Elena Pumas olive oil. Yeah. Okay. Yung pumas kasi can hold the high heat. Yan. Lagyan siya ng oil. Masarap to pag ano? Pag deep fry, no? Tapos, ang dami ko napapanood ng YouTube, oh. Nag-hello-hello. Sabi niya, goma. Bati niyo naman kami dyan. Tapos, nil-notice nila yung, ano, Doña Elena na olive oil natin. Like niya, si Alberto Arbo Jr., no? Of Pio and Daddy John. Yan, sa TikTok. Yan. Thank you so much, no? Yan. Yan lang. Just put in one bottle. That's it. Painitin lang natin siya. Medium heat. The key to easy cooking is really having all your ingredients prepared in front of you. I always say that. Always put the ingredients in front of you. And para hindi mo nakakalimutan, wala ka na iiwanan. Yan. Ito lang yung ingredients na gagamitin natin. Habang pinapainit natin siya, ipiprepare na natin to. Yun. So, what you can do is tabi muna natin to. Okay. So, prepare na natin to. Okay? We'll put our butter. Konti lang. Just parang pinaka, parang sa ilalim lang siya. Para yung mga unang nilalagyan mo ng mga vegetables, medyo magano, malagyan siya ng konti, ano. Malagyan siya ng, ganun, no. Ng butter. Okay? So, depends on how big na gusto mo ng butter yan. So, mainit na oil natin. I-reduce natin yung heat niya. And then, lagyan natin ng, squash. You know, pwede mong dagdagan. And then, lagyan natin ng konting green onions. Some people, what they do, medyo messy lang ng konti. Pero, ipakita ko na rin sa inyo. So, what they do, ginagano nila ng kamay. No, say, kung wala ka naman, say, kamay na natin. So, iba, ginagano nila. Para maghalo yung butter dun sa vegetables. So, lagyan ko siya ng konti. Yun. No? So, once ma-mix in mo na siya, then you can put in your shrimps. Yan. Gusto ko maraming shrimps. Kaya gusto ko maliit kasi gusto ko maraming shrimps. Yan. So, i-flatten natin ng konti para hindi siya masyadong matambok. Yung ganun. Yan. And then, put in lots of shrimps. Ganyan lang siya. 2, 4, 6. Oh. Yan. Pwede na. Tapos, lagyan mo lang ulit ng konting butter para dumikit yung hindi pa maghiwala yung, yung shrimps pag niluluto mo siya. So, this butter is basically parang tempura. Mainit na yun. Then, babagsak ka dito. Ganun lang. Oh. Babagsak mo siya. Yeah. And then it will fry. Ganda. Ito mo. See? Tapos pag makita mo na medyo nag-brown na yung ilalim niya, pati pa, kung brown na yung ilalim niya, then you can turn it para maging crispy naman yung shrimps. Okay? So turn natin siya. Yun. Tapos pag lumamig siya ng konti, crispy. Kus ka na ito kamay. Yan. Lakas ako ng konti yung oil, yung heat, para uminit yung oil niya. Alright. Yun. Ganda. A little more, then pwede na yan.
Huwag na natin. Tama lang yung size niya. Yung mga second batches nito, mas dadagdagan ko pa ng shrimps. To make it golden brown. Pero not too dark kasi magiging mapait yung mga vegetables. So, yun, sakto na to. Tiyan muna siya. Then patuloy natin yung oil. So habang umiinit ulit yung oil, ganoon din. Routine na lang to. No? Put in your vegetables. Isang dakot ng vegetables na ganyan. Isang dakot. Tapos, you have your squash. And a little of green onions. Yun. Lagyan mo ng butter. Yun. And then, halo-haloy mo lang siya. Yan lang. Enjoy it, baby. Yan lang. Yan lang pagluto. Kailangan ini-enjoy mo siya. Kailangan masaya lang laging pagluto. Nakasmile ka lang lagi. Sabi nila, mas masarap daw yung pagkain pag nagluluto ka na, nakasmile ka na, masaya ka. Yun. Okay? And then, lay natin shrimps. Yun. Ang dami na natin. Ang dami na nilagyan natin kanina eh. Yun. Nice. Put a little butter dun si Babaw. Para hindi mag kumawala yung shrimp. So yung butter na to will act like an anchor, no? Yung binder niya para dun sa ano, para dun sa shrimps, hindi sa ano, hindi sa kakawala. Tapos bagsak mo lang, ganun lang, no? And then bagsak. Ooh, there, just like that. Okay. Tapos while you're doing that, prepare mo na yung sunod. So production line ka na lang. Ayan, production line. Then squash. And a little of green onions. And then lagay mo ng butter sa ibabaw. Pati pa. Parang mo lang siya minamasahe. Massage. Ano lang. No? Okay. And then, lagay mo lang yung shrimp. Kaya ito na matapos ka dito, malapit na rin yun. Pwede mo lang ikot. Nice. Ayan. Ganun lang. See how easy it is to make okoy? And then, punas ang kamay. Check natin ang okoy. See? Ito brown yung kabila niya. Ikot mo lang. And then, let it brown. Then, lakas natin yung apoy. Sarap yung butter, ha? Ito yung niluto na rin una. Mahal ko nga. When you cook, every once in a while, kailangan ito, tikman mo talaga yung niluto mo. Para alam mo yung consistency niya, alam mo yung taste niya. No? Tapos, may time ka pa para mag-adjust sa niluluto mo. Let it brown. Para yung ano natin yung shrimps natin, maging crispy yung shell niya. Very easy. Ang daling lutuin. Ganyan lang. Hango. Patulo. Parang mo lang dyan. And then, yung next naman natin. Yun. Okay. Diba? Pinipira natin kanina. So ngayon, babagsak mo lang siya. Yun. Pag nag-out of shape siya, habang bago pa, pwede may time ka pa para i-shape yung ano, yung okoy. Yun. Yan o. Okay, good. Very nice. After a few minutes, nakita mo na brown na rin yung ilalim niya. I-turn mo na siya. And then, talagang sinabi ko, habang naluluto yun, gawa na tayo ng next set natin. Ito, marami to sa mga ano, marami to sa mga karinderya. You know, they sell this. Talaga ano to, staple na Filipino dish ito eh. In almost any part of the country, meron kang makakahanap ka, makakabili ka na ano, makakabili ka ng okoy. And then usually,
in provinces like mga Tagalog provinces, they really serve this lagi. Usually, they serve na to as merienda. So, crispy. Crispy na siya. Nice. Brown, golden brown. All right. So, gawa tayo ng sauce natin. Tingnan rin masarap yung sili kasi masarap na maasim, tapos maanghang yung sili, but not super anghang. Ano lang yung, sakto lang yung heat niya, yung nafe-feel lang na, no? Nafe-feel lang ng nandila mo yung init, pero hindi talaga nasusunog. And then, next, lagyan natin ng suka. Or mock suka. Yun. Aslom. Ang naghimuan ni Sir Evangelista. Na? Ato ng konsehal karon. That's it. And then, lagyan natin ng pepper. Put pepper. Then, lagyan natin ng toyo. Para medyo salty ng konti. Yun. Ang isagol. Agoy, kalami. Harap. Hindi ka pa na isang element. Ito. Yung onions. Yung onions, no? Para pag dip mo, no, nasuscoop mo ng konti yung green onion, so you have additional flavors dun sa sauce mo. Okay. There you go. That's it. Yun. Alright. So here's our shrimp okoy. Let's try this. Okay. Kote ng yan. Gusto ko. Yun. And then, gusto pa talaga yung flavor. Sige, lagyan natin ang may iba lang. Doña Elena, extra virgin olive oil sa imong okoy. Wow! So the food is simple yet flavorful. Okay? Tuloy natin siya. Okay? Didip natin dun. Sige naman natin na suka na may sili. Yun eh. Na may onions. Wow. Tap na do. Sarap ng okoy, oh. Dami flavors. Na-taste mo yung onion na onion powder na lagyan natin. Crispy. Olive oil. Yung chili natin. Maasim na ano. Ang suka. Isa pa. Yung hipon crispy. Wow! Sakto lang yung, this kind of sili, sakto lang yung heat niya. Tamang-tama lang siya, hindi siya talaga burning hot. So you can put it every bite, pwede kang maglagay ng sili dun sa, so okay mo, see that? Then, wow. Perfect for rainy day. Oh, talagang,
taanghang, disipunin kayo. Hmm? At malamig yung panahon, papawisan kayo. Okay. Harap. Mm. Okay. It's the best okay na okay, pare. Okay na okay. Okay? So thank you so much for joining me right here in Gomatom. Please like, subscribe, and press the notification bell para alam nyo kapag meron tayong bagong video na palabas. Again, do this in your own kitchen. Serve it with your friends. Eat it with them. Have fun on a beautiful rainy day like this. Thank you. I'll see you soon. Mm. Some more. Tinayin ko ang tampo na to. Dami pagdaghang ano, sili. Mm. Isa lang, busog na ako. Sarap eh. Mm. Ang lagad oh. Mm. Tama. Mm. Mm. Crispy. Last bite para sa inyo. Mm.